At dahil din lang, Padilla na ang ating pinag-uusapan. Ay, sus, Mariusep. Itong si Daniel Padilla, bidang-bida po sa social media. Kaya lang, sa hindi magandang paraan. Pero kayang-kaya nang tanggapin ni Daniel yan. Oh. Kolumnista na si Nanay Cristy Fermin, nanghihinayang sa nakalkal na chismis kina Daniel Padilla, Catherine Bernardo at Aldin Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Tapos nga ang record-breaking movie na Hilulabagin na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Aldin Richards, na ang balitang undarod na 1 billion pesos ang gross sales sa nasabing pelikula na hanggang ngayon ay pinipilahan pa rin sa mga local cinemas nationwide. Sa bagong vlog ka, nagbitira ng kolumnista na si Nanay Cristy Fermin kahapon, November 22, 2024, ay isa ito sa kanilang mainit na topic kung saan nakasintro sa kanilang usapan ang mga katanungan sa dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla kung saan nagpakitang gilas na naman ngayon sa social media. Sa pagkakilala mo kay Naldi Padilla, sino siya? Ay di, sino niya ba? Ha? Sinner, siyempre. Siya nga ang kumanta ng pagsubok eh. Oh, pero ano ang pagkakilala mo sa kanya? Sino siya? Miyembro siya ng pamilya Padilla. Ha? Pero minsan isang panahon ay nagkaroon sila ng relasyon ni Carla Estrada at anak niya, si JC. Oo nga pala. Diba? Yan, si JC na kapatid ni Daniel Padilla. Yan, yan si Naldi Padilla. Ang ganda-ganda talaga. Huwag mong isu. Ayok. Alam mo yung term mo. Ayok. Inapapanood mo. At dahil din lang, Padilla na ang ating pinag-uusapan. Ay sus, Mariusep. Itong si Daniel Padilla, bidang-bida po sa social media. Kaya lang, sa hindi magandang paraan. Pero kayang-kaya nang tanggapin ni Daniel yan. Oo. Matatanggap niyo po ba yung mga salitaan na, ako napanood ko na ang Hello Love Again. Ako napanood ko na rin. Pero merong biglang nag-post. Si Daniel Padilla na lang yata ang di pa nanonood ng pelikula ni Catherine Bernardo at ni Alden Rich. Ano sa palagay mo? I'm sure hindi niya papanoorin ngayon yan. Pero I'm sure may nakapagbalita na sa kanya. Ay, oo, naparating na yun. Totoo sasabihin sa kanya. Pare, bakit ganun? Yung ex mo, gumayag na ano, dati hindi mo nga nagawa sa kanya. Three times yung kissing scene, may bed scene pa. Oo, samantala ikaw, girlfriend mo ba yan ha? Pero hindi mo nagawa sa screen. Ano sa palagay mo ang kantsaw na abutin ni Daniel dito? Naku, di siyempre sasabihin ako, pare. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang panoorin ang pelikula ni... Eh, hindi naman niya talaga panoorin yan. Kasi di ba, baka masaktan ka lang. Hindi ko sasabihin ka lang niya ng gano'n. Tuloy nga ng kanilang kwentuhan ay nauwi sa tawanan ang kanilang usapan kung saan biniro ni Nanay Cristy Fermin ang isa nitong kasama na kausapin si Daniel Padilla na nauwi sa tawanan ang kanilang kwentuhan. Kung nanonood sa atin ngayon si Daniel Padilla, pakikausap mo nga siya. Anong gusto mo? Pilipino, Ingles, Espanyol, ano? Ay, siguro ano na lang kasi hindi na nag-i-English ba siya? Uy, umi-English si Daniel! Ay, So, Englishin ko na rin. Oh, sige. Matapang ka eh. Magkita kayo sa Tandansora. Ay, naku. Back to you ka ni Daniel. Back to you. Go! Alam mo. Wala lang yung you just that. Okay. You know Daniel Padilla. May you know. All you have to do is... Ayun na naman yung jazz. Yes. All you have to do, just keep quiet. And never mind about the... Bashing. The bashing. And never mind about the... Bulong Brigade in your... Bulong Brigade? Bulong Brigade in your surroundings. So that... go. Alam mo, ako naman, pakiramdam ko, ito tao sa puso ito, totoo to. Sa panahon ngayon, na si Daniel ay nandyan, palagay ko, gumagawa na siya ng sariling kalakaran ng kanyang buhay. Kailangan. Palagay ko naman, hindi naman siya yung umaasa na sana magkabalikan pa kami ni Catherine. Sa dulo nga
usapan ang topic nila Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang selebrasyon sa anibersaryo ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla na puno ng pangako na hanggang ngayon ay nag-iwan pa rin ng nakakakilig na kwento. Para sa buong kwento, narito at ipanorin ang video. Narito ang video. Oo. Pero napanood ko yung 9th year anniversary nila, yung in-interview siya ni Katrin, di ba? My boyfriend, my love, sobra, diba ganon? Sobra. Oo. Sino mag-aakala? Ang tindi, no? Nagtanungan sila, tinanong siya ni Katrin, ano ang ayaw mo sa akin? Tapos yung ano ang nagustuhan mo sa akin? Parang sa kanilang dalawa, no, nung bumubuo pa lang sila ng mundo, talagang sila talaga ang umaasa na isang araw sila sa altar, matutuloy ang lahat. Oo. Pero isipin mo na on the 11th year, biglang ganyan, ano? Pero palagay ko si Daniel, eh, gumagawa na ng mga sariling hakbang para hindi naman mukhang kawawa naman na para bang wala na bang kinabukasan pag nawala na si Katrin. Oo. Ay, oo. Dapat ipakita rin ni Daniel na, oh, tapos na kayo, ako naman. At saka bakit? Hindi ka na ba mabubuhay pag wala na yung babaeng minahal mo ng todo at nagkahiwalay kayo? Wala na bang bukas na darating sa'yo? Dapat patunayan natin na kapag nawala ang isang tao, masasaktan lang tayo, pero tuloy ang ikot ng mundo. Oo, kaya kung ako sa'yo, Daniel, huwag mo talagang panoorin. Hindi niya papanoorin yan. Si Carla kaya, pinanood to? Ay, hindi rin. Ay, hindi. O, hindi rin. Bakit? Kasi masasaktan din siya eh. Ay, kasi nga lalo na si Jam Ignacio, diba? No. Mas masakit yun. Oo, masakit din yun. Video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.